So mga tol, nagsalita na nga po si Shakur Stevenson sa paghahamon sa kanya ni WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete. Nakakapanalo lang kay Oscar Valdez kahapon via unanimous decision. Pahayag nga po ni Navarrete mga tol sa isang interview, hindi umano siya natatakot kay Shakur Stevenson. Sumagot na nga po si Stevenson mga tol at sinabing sa ngayon, hindi pa daw niya iniisip itong si Navarrete. Dahil nakapokus daw siya ngayon na makakuha ng world title belt sa 135 pounds or lightweight division. Kapag naging kampiyon umano siya sa 135 pounds, pwede na daw sila maglaban ni Navarrete sa isang catchweight kung gugustuhin daw nito. Ibig sabihin lang nito mga tol, lampas 130 pounds sila maglalaban at hindi lalampas sa 135 pounds. So papalag pala itong si Shakur mga tol kay Navarrete. Marami din kasi ang mga fans na gusto sila magkatapat. Sa isang tweet naman po na kumakalat na ikinumpara ang mga boksingerong nakalaban nila pareho at pinakita na mas binugbog pa ni Navarrete ang mga kalaban kesa kay Shakur Stevenson. Kaya banat ni Stevenson mga tol sa mga kumakalat na image na yan. Alam daw ng karamihan ang tinatawag na style makes fight. Lahat din umano nang nasa picture ng mga boksingero, dinumina umano niya ang rounds. So parang sinasabi ni Shakur mga tol na hindi magagawa ni Navarrete na mabugbog ang mukha niya. May punto naman si Shakur mga tol dahil napakagaling nga naman talaga nitong technical fighter. Parang si Mayweather din ito mga tol, madulas na boksingero. Pero ika naman ni Navarrete mga tol, kung makatapat daw niya itong si Shakur, mag-a-adjust umano siya ng technique. Pero hindi daw siya takot kay Shakur. Ibig sabihin lang niyan mga tol, ipipressure pa din na ito si Shakur Stevenson. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga po magpatayo ng boxing gym ang ating former 3 division world champion at kasalukuyang WBO Global Super Bantamweight Champion General Casimero. Pinakita naman ito ang bago niyang nabiling sasakyan. Pinakita nga po ni Casimero ang Ford Raptor na nabili niya na kulay red. Diyan natin makikita mga tol na malaki talaga ang force na naiuwi ni Casimero sa huling laban niya kay Filipos Nitumbua ng Namibian South Africa na tinalo niya sa pamamagitan ng unanimous decision. Ngayon, may nakatakdang laban na naman si Casimero sa buwan ng October. At malamang niyan mga tol, limpak-limpak na naman na salapi ang maiuwi nito. Lalo pat sa Japan daw gaganapin ang laban. Alam naman natin mga tol, kung sa Japan magaganap ang laban ni Cuadro Alas, tiyak na marami ang mga mag-aabang dahil kilala si Cuadro Alas sa bansang Japan. Nakilala si Casimero sa Japan mga tol dahil sa mga pantatrastok nito sa superstar ng Japan na si Naoya Inoue. Sa kabilang dako naman mga tol, matapos nga pong duminahin ni Crawford itong si Spence sa round 9, dalawang linggo na mahigit ang nagdaan at maging 2-time undisputed sa magkaibang dibisyon. Marami ang nagsasuggest kay Errol Spence Jr. na magretiro na daw ito sa boxing. Pero para naman kay Crawford mga tol, hindi daw niya iniisip na magre-retiro daw itong si Spence. Kailangan lang daw magpahinga ng saglit si Spence, ayusin daw niya ang kanyang isip at bumalik sa gym para mag-training at mag-focus. Natural lang umano na kapag nakaranas ka ng kabiguan, mapapatanong ka sa sarili mo kung kaya mo pa ba? Kung kaya mo pa ba? Tumatanda na ba ako? At kung ano-ano pa ang pumapasok sa isipan mo? Pero naniniwala umano si Crawford mga tol na makakabalik daw si Spence dahil isa daw itong great fighter. So ine-expect nga po na mag-rematch itong si Crawford at Spence sa buwan ng December o kaya sa pagpasok ng taong 2024.